Sumasahin papawid na ang City Hall on Air. Palatuntunan sa radyo ng lokal na pamahalaan ng Tacurong. Maghahatid sa inyo ng mga pinagkahuling balita mula sa loob at labas ng City Hall. Mapapakinggan dito lamang sa RBFM, City Hall on Air. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga, lungsod ng Tacurong. Muli na namang sumasayang papawid ang palatuntunang City Hall on Air. Ito po ay block time program ng City Government at mapapakinggan sa impilan ng radyo natin 94.5 FM. Araw tayo ngayon ng Miyerkules, January 18, 2012, third Wednesday for the month of January. Kumusta po ang ating mga minamahal na mga tagapakinig? Sana naman po ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayong araw ng Miyerkules at sa buong linggong kasalukuyan. Sa pangalan ng ating City Mayor, Lina Montilla, at sa lahat ng mga bumubuo ng City Government, ito po si Alan Frano, makakasama ninyo para sa paghahatid ng mga pinakahuling mga balita mula sa loob at labas ng City Hall. At narito ngayon ang newscast segment, hatid sa inyo ng ating palatuntunan sa ulo ng ating mga balita. Lasal Institute of Governance sa pakikipagtulungan ng NGOs nagsagawa ng local multi-stakeholder workshop patungkol sa usaping transparency and accountability sa lungsod ng Tacurong. Samantala, sa iba pa mga headlines, mahigit 50 police trainees itinilaga sa lungsod ng Tacurong para tumulong sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa lugar. Sa iba pang mga headlines, turnover ng City Medical and Dental Center mula sa pondo ni Senador Antonio Trillanes ginanap sa lungsod ng Tacurong. Business one-stop shop sa City Hall hanggang sa araw ng Biyernes na lang. Pagproseso ng business permits ng lampas sa itinakdang panahon, papatungan na ng penalty. Samantala, pagproseso ng renewal ng business permits para sa tricycle operators and drivers nagpapatuloy hanggang ngayon. Sa iba pang mga headlines, mga Filipino-Chinese sa lungsod ng Tacurong magdiriwang ng kanilang Chinese New Year sa January 23. Yan mga kaibigan, ang ulo ng ating mga balita hatid sa inyo ng newscast segment ng City Hall on Air. At ngayon sa detalye. Isang magandang pagkakataon ang naibigay sa lungsod ng Tacurong matapos na mapili itong pilot area para sa pagsukat sa uri ng pamahalaan nito sa aspeto ng transparency and accountability. Isa ang lungsod ng Tacurong sa 10 LGUs sa buong bansa na mapasa ilalim sa workshop at evaluation ng Lasal Institute of Governance kasama ng Mindanao State University Campus Institute for Peace and Development in Mindanao at ng Alternate Forum for Research in Mindanao o AFRIM, na isa katuparan ang proyektong ito sa tulong ng Australian Agency for International Development. Ang workshop na isinagawa noong Enero 13 dito sa lungsod ng Tacurong ay dinaluhan ng mga kawani ng City Government sa pangunguna mismo ni Mayor Lina Montilla. Kasama rin sa mga participants ang mga kinatawaan ng multi-sectoral groups at national line agencies. Sa naturang workshop, ipinaalam ng mga resource speakers ang mga sukatan sa isang mahusay na pamamahala kung saan binibigyang diin ang transparency and accountability. Binigyan din ang pagkakataon ng mga participants na maihayag kung ano pa ang mga dapat na magandang gawin para lalo pang mapag-ibayo ang transparency and accountability sa local governance. Samantala, ipinaalam naman ni Professor Rufa Giam ng AFRIM na bago pa man ang workshop noong Biyernes ay nagsagawa na ng evaluation ang kanyang grupo sa Tacurong noong nakaraang mga buwan kung saan nagsagawa sila ng mga interviews at on-site monitoring. Sinabi pa ni Professor Giam na lumabas sa kanilang evaluation na napakaganda ng ipinakita ng Tacurong sa aspeto ng transparency and accountability, lalo na ang paglalahad ng mga programa nito sa mamamayan, katulad ng pagsasa publiko ng annual budget at income ng LGU kasama na ng paggamit ng pondo ng gobyerno. Ayon pa kay Professor Giam, ang magandang sistema ng Tacurong ay patunay kung kaya't natanggap nito ang malalaking national awards kagaya ng Seal of Excellence in Governance mula sa Civil Service Commission at ang pinakahuling Seal of Good Housekeeping
mula naman sa Department of Interior and Local Government. Mga kaibigan, patuloy kayong nakikinig sa newscast segment ng City Hall on Air. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, mahigit 50 police trainees ang itinilaga o i-deploy ng Police Regional Office 12 sa lungsod ng Tacorong para tumulong sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa lugar. Ang naturang police trainees na galing sa iba't ibang lugar sa Soccsargen ay naitalaga dito sa lungsod noong nakaraang buwan pa ng Disyembre at nakatulong na sa pagbabantay sa lungsod sa kasagsagan ng pagdiriwang ng Inugunay Festival. Samantala, noong Lunes ay pormal na ipinresenta sa harap ng city officials at kawani ng local government unit ang naturang police trainees kasabay ng Lingguhang flag ceremony sa City Hall. Mananatili sila sa lungsod ng Tacorong sa loob ng 6 na buwan. Pagkatapos ng kanilang pananatili sa Tacorong, muli silang babalik sa Regional Police Office para tapusin ang ilan pang natitirang requirements bago pa sila maging ganap ng mga police. Bilang police trainees, hindi pa sila pinapayagang magdala ng anumang uri ng armas maliban sa baston. Samantala, ikinatuwa naman ni Mayor Lina Montilla ang suportang ibinibigay ng Regional Command sa lungsod ng Tacorong. Magugunitang ilang beses na rin nagpadalaan ng karagdagang pulis si Regional Director Benhardi Mantele para mapag-ibayo ang kaayusan sa Tacorong. Simula nang umupo si Mayor Montilla bilang Mayor ng Lungsod, mahigit 30 pulis na rin ang naidagdag sa Organic Unit ng Tacorong City PNP. Ayon sa Mayor, ang magandang relasyon ng LGU sa Police Regional Office 12 ang dahilan kung kaya't malaki ding suporta ang ibinibigay ng PNP para sa lungsod ng Tacorong. Mga kaibigan, patuloy kayo nakikinig sa newscast segment ng City Hall on Air dito sa radyo natin 94.5 FM. Sa iba pang mga balita, formal lang ipinasa ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Local Government Unit ng Tacorong ang pamamahala sa katatapos lang na Tacorong City Medical and Dental Center Second Phase. Sa ginanap na turnover ceremony noong Enero 12, mismong si DPWH District Engineer Alpidio Birog ang nag-turnover ng bagong gusali sa mga opisyales ng LGU sa pangunguna ni Mayor Lina Montilla. Ang second phase ng Medical and Dental Center ay naitayo mula sa 5 milyong pisong pondo na ibinigay ni Senador Antonio Trillanes para sa lungsod ng Tacorong. Bagamat hindi nakarating si Senador Trillanes sa turnover ceremony noong nakaraang linggo, dumating naman ang kanyang parents-in-law na sina Mr. and Mrs. Ben Orejana na siyang kumatawan sa senador. Ang mga magulang ng kanyang may bahay ay residente ng General Santos City kung kaya't naging madali para sa kanila na makapunta sa lungsod ng Tacorong. Sa mensahe ni Senador Trillanes na binasa ni Ginang Esther Orejana, kanyang parent-in-law, ang 5 milyong pisong pondo na ipinagkaloob niya sa Tacorong ay isa umano sa kanyang mga programa na mabigyan ang mga mamamayan ng magandang serbisyong pangkalusugan. Samantala, sa kanyang mensahe, pinasalamatan naman ni Mayor Montilla ang senador dahil ang gusali ang magiging bagong sentro ng healthcare sa lungsod ng Tacorong. Sinabi naman ni Konsehal Silvestre Lianto, pinuno ng Liga ng mga Barangay ng Tacorong at Chapter President ng Samahang Magdalo sa Lungsod, napatunayan nila ang commitment ni Senador Trillanes dahil sa kanilang pakikipag-usap sa senador noon, ipinangako nito ang pagbibigay ng pondo para sa Tacorong. Samantala, umaasa naman ang city government na magbibigay pa ng karagdagang pondo ang senador para sa pagtatayo ng second floor ng naturang gusali. Mga kaibigan, inyong napakinggan ang ilan sa ating mga pangunahing mga balita hatid sa inyo ng ating Black Time program, ang City Hall on Air. Dumako naman tayo ngayon sa ulat ng ating mga kasamahang beat reporters. Pagproseso ng renewal ng business permits para sa tricycle operators and drivers nagpapatuloy hanggang ngayon. Mula sa City Treasury Office, narito ang ulat ni Romulo Paclibar.
Ipinapaalam ng tanggapan ng City Treasurer sa lahat ng tricycle operators dito sa lungsod ng Tacorong na bukas at handa na ang pagbibigay ng business permit para sa mga magkukuha sa taong ito. Ang Motorized Tricycle Operators Permit ay batayan upang maging legal ang pamamasada dito sa lungsod na siya namang ipinagkakaloob ng lokal ng pamahalaan ng Tacorong sa lahat ng makakumplito ng mga requirements kaugnay sa nasabing permit. Ito ay ang OR at CR ng motorsiklo, barangay clearance, police clearance, PDMS at sidula ng operator at driver. Certification mula sa Tricycle Association, SSS clearance ng operator o driver, driver's license, at kailangang dalhin lamang ang dating business permit. Ang mga nabanggit na requirements ay ang mga pangunahing dokumento na dapat ikumplito ng isang aplikante bago dalhin sa tanggapan ng City Treasurer na siya namang nagbibigay at nagkikilatis ng aplikasyon. Layunin nito ay ang mabigyan ng kaayusan at maisa sa legal ang pamamasada ng lahat ng tricycle dito sa lungsod ng Tacorong. Para sa City Hall on Air, Romulo Paclibar nag-uulat. Samantala, kaugnay pa rin sa renewal at application ng business permits, business one-stop shop sa City Hall hanggang sa araw ng Biyernes na lang, January 20. Pagproseso ng business permits ng lampas sa itinagdang panahon, papatungan na ng penalty. Mula sa City Treasury Office, muling nagbabalik si Romulo Paclibar. Kasalukuyang ginaganap ang one-stop shop para sa mga business operators na magkukuha ng kanilang business permit sa lungsod ng Tacorong. Ang naturang gawain ay isa lamang sa mga programa ng pamahalaang lokal ng Tacorong na may layuning mabigyan ng sapat at mabilis na serbisyo ang bawat mamamayan ng lungsod ng Tacorong. Kaugnay nito, muling hinikayat ang lahat na hindi pa nakakuha ng kanilang business permit na hangga't maari ay bumisita sa City Hall para sa pagproseso ng naturang permit. Ang nasabing one-stop shop ay magtatapos sa Enero 20 ngayong taon o hanggang sa Biyernes na lamang sa linggong ito. Saklaw ng nabanggit na programa ay ang pagproseso ng lahat ng mga aplikasyon para sa business permit sa mabilis na pamamaraan na walang karampatang penalidad. Sa makatwid, pag ito'y lalampas na sa itinakdang 20 araw mula Enero a 1 hanggang a 20, magkakaroon na ng karagdagang babayarin para sa surcharge na aabot sa 25% ayon sa Local Revenue Code. Para sa City Hall on Air, Romulo Paclibar nag-uulat. Sa pinakahuling mga balita, mga Filipino-Chinese sa lungsod ng Tacorong magdiriwang ng Chinese New Year sa January 23. Pakinggan natin ang ulat ni Jane Paredes. Sa kauna-unahang pagkakataon, makikilahok ang city government ng Tacorong sa pagdiriwang ng Chinese New Year sa January 23. Gagawin ang selebrasyon sa city ground sa hapon ng Enero 23 kung saan magtitipon-tipon ang lahat ng mga Filipino-Chinese sa pangunguna ng mga kasapi ng Filipino-Chinese Chamber of Commerce. Nauna rito, napag-usapan ng grupo ng Filipino-Chinese na ipagdiriwang sa lungsod ang Chinese New Year. At nang malaman ni Mayor Lina Montilla ang kanilang plano, sinabi ng alkade na makikilahok at magbibigay ng suporta ang city government sa gagawing selebrasyon. Magugunitang sa nakaraang mga pagdiriwang ng Chinese New Year, bihirang makita ang selebrasyon sa lungsod. Subalit sa pagkakataong ito, makikita ng mga taga-lungsod ng Tacorong sa kung anong paraan ipagdiriwang ng mga inchik ang kanilang bagong taon. Sinabi ni Mr. Martin Te, kinatawa ng Filipino-Chinese Chamber, na magpapamala sila ng ilang mga palabas para masaksihan din ng mga tagalungsod ang kanilang pagdiriwang. Para City Hall on Air, Jane Paredes, nagre-report. Mga kaibigan, inyong napakinggan ang kalipunan ng ating pagbabalita hatid sa inyo ng City Hall on Air Newscast segment ngayong araw ng Miyerkules, January 18, 2012. Sa pangalan pa rin ng ating City Mayor Lina Montilla, ito si Alan Freno, ang inyong tagapagbalita.